Natumba ang apat na poste ng kuryente sa National Highway sa Lipa City matapos mabangga ng isang kotse ang isa pang truck na damay. Samantala, nawalan din ang supply ng kuryente ang ilang lugar sa lungsod dahil sa insidente. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Humambalang sa gitna ng National Highway sa bahagi ng Barangay Tambo sa Lipa City ang mga kawad ng kuryente matapos matumba ang apat na poste ng Batelec 2. Ayon sa CDRRMO na unang rumisponde sa lugar, pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang mabilis na dumaan ang isang kotse sa lugar na bumangga sa poste, dahilan para madabay ang tatlo pang poste. Bali, minor bruises lang naman po yung natamo. At dinala po sa ating pinakamalapit na ospital. Nadamay din ang isang truck na nabagsakan ng isa pang poste ang likurang bahagi. Laman ng truck ang 600 sako ng mais sa gagawing feeds at patungo raw sana sa bayan ng San Jose nang mangyari ang insidente. May nakarinig kaming sumabog dyan. Lakas na pagsabog. Lumingon yung pahinante ko. Nakita niya, unti-unti bumabagsak yung mga poste. Hindi pa namin alam na mayroon palang bumanggang kotse dun sa likod. Malakas rin daw na putok ang narinig ng ilang mga residente bago sila mawalan ng kuryente. Pagbangga naman kasi sumabog, tapos yun, lumabas na kami. Ganun na, nakita namin nakaano dyan, hinano ng aking hipag, ay di tinulungan, tumawag ng mga rescue. Dahil sa nangyari, ilang lugar sa lungsod ang pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente. Within this day, partially, ililipat muna namin ang source ng kuryente, aring side, aring kabilang side na ito. Tapos aring the rest, pipilitin namin siyang mapailawan kaagad. Kung makikita nyo, madaming transformer ang kasama sa pagbaksak. Kung napansin nyo kanina, may mga basag na tayong poste na concrete na kailangan ng halitan po kaagad. Nagdulot rin ito ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Ayon sa Batelec 2, may pananagutan ang driver ng kotse sa insidente. Lahat ng cost na na-incur, lahat ng damages, ay siya ang magsosolder. Ano pa? Kukumpunihin muna ni Batelec kaagad. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa driver ng kotse para sa kanyang panig. Patuloy ang imbisigasyon ng pulisya sa insidente habang nakatakda namang mag-usap bukas ang driver ng truck at kotse. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.